Pangunahing prioridad ng administrasyong umali ang kapakanan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kaya naman laking pasasalamat ito nang masaksihan ang pamamahagi ng Department of Agrarian Reform ng mga titulo ng lupa para sa mga magsasakang matagal nang nangangarap nito. Pero ngayon sa pagsisikap ng ating mga leaders nasyonal, hindi lang magbibigay ng lupa, bibigyan pa ang pagkakataon ang pagyamanin ang mga lupang ibinigay sa pamilya, sa bawat beneficiaryo ngayong hapon ito. Kaya importante pong pasalamatan natin sa dami po na problema ang ating tinahap. Kailanman ay hindi tayo pinabayaan na pong may gampan. Kaya sa hapon ito, sama-sama tayo, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat hindi lang dignidad at kilala, binigyan pa ng pagkakataon ang bawat pamilya. Nasa 1,073 land reform beneficiaries ang napagkalooban mula sa Central Luzon sa ilalim ng New Agrarian Reform Emancipation Act. Sinaksihan ito ng mga opisyal ng gobyerno kasama sina Senator Aimee Marcos, Senator Francis Tolentino, DAR Secretary Conrado Estrella, Governor Oye Umali at mga punong bayan at iba pa. Ayon kay Senator Marcos, ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka ay una nang ipinanukala ni dating President Ferdinand Marcos at ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos ay naipatupad na. Sa wakas, magbibigay tayo ng 1,073 na titulo. Tuwang-tuwa po akong makapiling kayo lahat. Ito talaga ang pangarap ng aking ama na kung tutubusin, ilang beses niyang dinidiin ang tinatawag at makasaysayang Presidential Decree Number 27. Ito ang tanging batas na isinagawa ng ama ko ng dating Pangulo Presidente Ferdinand Evelyn Marcos na sarili niyang sinulat sa kanyang sariling kamay. Walang typewriter, walang computer, dahil sabi niya, kung maaari sana isusulat ko ito sa sarili kong dugo. Dugo, pagkat yan ang ipinusta na magsasaka para maging may-ari ng sariling lupa. Lupang pinaghirapan, lupang sinasaka, lupang binayaran ng pawis, dugo at hirap ng ilang salinlahi. Hiling naman ni Secretary Conrado Estrella sa mga land reform beneficiaries na huwag ibenta ang mga lupang ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno. Kunin itong pagkakataon na ito, samantalayin itong pagkakataon na ito na ikayatin kayo na sana itong lupa na may bibigay sa inyo, huwag na ninyong ibenta. Ito ho ay matatanggap ninyo. Libre na po ito. Nasa batas po, sa loob ng 10 taon, hindi po ninyo pwedeng ibenta yan. Bakit po? Sapagkat yan po ay nasa batas. At pag nalaman po natin, nalaman po ng agrarian reform na ibinenta nyo ng wala pang 10 taon, mawawala po sa inyo ang pagmamay-ari ng lupa. Sa huli, nagpasalamat si Governor Oye Umali sa mga taong naging bahagi ng programa at sa patuloy na pagtugon sa pangangailangan at pagmamalasakit sa mga magsasaka. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, Senator Tolentino. Maraming salamat, Senator Aimee. Maraming salamat, Pangulo. Maraming salamat sa Department of Agrarian Reform sapagkat kasama ninyo, tagapay at tinutulungan ang bawat pamilyang nasa lugar ng dalawigan ito at ng Central Luzon. Sa inyo po lahat, taos-puso po pasalamat. Samantala, nagkaloob din ng mga cheque at makinarya sa ilang mga tampok na mga benepisyaryo. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan nag-uulat. Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.